Mga kabayan, isang masagana at manigong bagong taon sa ating lahat. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng ating bansa ngayong taong 2024 sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sa isang dokumentaryo ng ilang political analyst, medyo hindi maganda ang kinakaharap ng administrasyon ni PBBM kung sakaling makikinig siya sa mga nakapaligid sa kanya at patuloy nasisiraan ang mga Duterte dahil ito ang tuluyang magpapabagsak sa kanilang slogan na Uniteam. Maraming salamat sa init ng inyong pagsalubong sa Uniteam! Makalipas ang halos isang taon na namayagpag ang tandem ni PBBM at VP Sara, nagkaroon ng matinding lamak ang magandang samahan ni VP Sara at liderato ng Kamara matapos tanggalan ng confidential fund ang opisina ng Vice President kung saan ay umani ito ng samot-saring batiko sa publiko, bagay na mainit na pinag-uusapan ng ating mga kababayan at dahilan para batikusin si Speaker Romualdez na pinsan ni PBBM. At tandaan ninyo, kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Dahil dito nag-umpisa na ang bangayan sa politika sa pagitan ni VP Sara at ama nito na si dating Pangulong Duterte laban naman kay Speaker Romualdez. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapangyarihan ng bayan. Maging ang makabayan bloc sa pamumuno ni Franz Castro ay umatake na rin kay former President Duterte kung saan ay nauwi pa sa demandahan hanggang sa napipintong pagsasara ng SMNI kung saan ay kilalang istasyon at programa ng mga Duterte. Iba na to dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao, ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Dahil sa mga nangyari nito mga nakaraang taon, naniniwala si Atty. Harry Roque na magkakagulo at tuluyang magkakawatak-watak ang Uniteam kapag gumawa na mga hakbang ang administrasyon ni PBBM laban sa mga Duterte. Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay hindi lang si PRRD, kung hindi pati si VP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPIRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po ay nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakikomentyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Mahigit isang taon mula nang mamayagpag ang Uniteam sa 2022 national elections, tila may lamat na ngayon ang alyansa. Umugong na agad ang tunggali ang Vice President Sara Duterte kontra Speaker Martin Romualdez na pinsan ni President Bongbong Marcos Jr. para sa presidential elections sa taong 2028. Nag-ugat ito sa pagkwestiyon ng makabayan bloc sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 mula sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasilip ito sa pagdinig ng Kamara sa panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente para sa taong 2024.
under this current term lang na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Tapos yung OVP din compared to the last term, ngayon lang din nagkaroon. Para bang pinapayagan ng DBM ang ganitong kalakaran sa iba't ibang mga ahensya? Question ko po, ano ang naitutulong ng confidential and intelligence funds sa paglago ng ating ekonomiya? Katandaan ninyo, kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Dagdag pa nito, pinakabulok umanong institusyon ng Kamara at namamayagpag ang Pork Barrel Funds. Tinuligsa rin ito si Speaker Martin Romualdez at binubusog umano ang mga kapwa kongresista. Balak din umano nitong tumakbo sa pagkapangulo, dahilan upang rumisponde ang liderato ng Kamara at magpahayag naman ng suporta ang mga kongresista kay Speaker Romualdez. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapangyarihan ng bayan. Kasunod nito, naglipatan na ang mga dating kaalyado ng pamilyang Duterte sa partido ni Speaker Romualdez na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. O hindi naman kaya ay sa partido ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ganun talaga ang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, doon po dumadagsa yung mga ikangang mga politiko. Nagsampa naman ang reklamong grave threat sa Quezon City Prosecutor's Office si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga umano'y pagbabanta sa buhay ng mambabatas sa programa nito sa SMNI. Nagresulta ito sa kauna-unahang summon ng Prosecutor's Office sa dating presidente mula nang bumaba ito sa pwesto noong 2022. Iba na to. Dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao, ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Nakabinbin din ngayon sa Kamara ang House Resolution na humihikayat sa tatlong House Committees na imbestigahan ang confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 noong alkalde pa ng lungsod si VP Duterte. Nagsimula na rin dinggin sa Kamara ang mga paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI kung saan may mga programa ang kampo ng mga Duterte. Nagsimula ito nang ilabas ng SMNI host na si Jeffrey Celis ang hindi kumpirmadong impormasyon na nasa 1.8 billion pesos umano ang ginastos sa foreign travels ni Speaker Romualdez ngayong taon. Ano ba ang natingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte at ng sambayan ng Pilipino? Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po'y naniniwala sa feng shui, ha, ang feng shui ni PBBM, hindi po mabuti. It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So, hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita ko mga pangyayari, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM, lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si VP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayan ng Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po'y nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga,
ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na wala, na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Communication, National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas, concurrent resolution ng Senado, ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ, gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House Resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isuserve yan, baka hindi lang kay FBIRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, ay nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong bit, ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po? No? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng Feng Shui. Kapag itong pagtutulungan na ito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahil natural, anong gagawin ng mag-ama? Ang alam man sabihin nilang we love you, PBBM. Aalmat aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap, naku, maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara. Hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM, gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, huwag siya maniwala dun sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yung kinatatakot ni PBBM, di umano, na nagpaplano ng distab si FPRRD. Ulitin ko po, kapag nagkaroon ng distab, pagkaroon ng kudita, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin yan ni FPRRD. Dahil paboritong anak niya yon, paano yan? Mawawalan ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay naku, hindi po yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng vice president at tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi man po importante sa kanya na mapaagay yung termino. So aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng huwag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng distab ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang basihan yan.